Ito muna, may lilinawin lang ho tayo kay Attorney Patrick T, ang Chief Regulator ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Attorney T, magandang umaga po, Attorney Patrick. Thank you po. Hi, magandang umaga, kabayan. Magandang umaga sa ating mga viewers. Bay, nagulat ho kami sa inyong desisyon. Pinagmumulta ninyo ang Maynila dahilan sa serye ng mga water interruption. Ha? Paano ba nangyari doon? Yung pala'y pwede, ano? Yung mga sobra-sobrang water interruption? Tama po yun. Simula po kasi last year, nag-issue po si dating presidente ng executive order na binibigyan po kami ng power na ngayon na mag-impose ng financial penalty sa mga concessionaires pag hindi po sila tumupad sa kanilang service obligation under the concession agreement. Kaya po, actually last March po, nag-impose na kami ng financial penalties po again. Unang-una, first time po namin nag-impose ng financial penalties last March against Maynilad. Tapos ngayon, ito po yung pangalawang beses na po. Dito ay dahil sa kanilang mga service interruptions noong May, June, July po. Nagkaroon po sila ng service interruption. Kaya po namin binigyan po sila ng financial penalties again. Opo. So, Attorney Patrick, kahit po halimbawa ay nangangatwiran ang Maynilad tungkol sa kung ano ang dahilan ng kanilang mga interruption? May explanation po sila, but ang determination po ng MWSS Regulatory Office ay hindi po sapat itong explanation nila at kaya po minulta po namin sila. Okay. Ang binabanggit po sa mga balita ay 9 million worth of penalty. Tama ho ba? Tama po yun. That's going to be the second biggest penalty po ng inimpose ng MWSSRO sa ating Maynilad. Opo. Ay saan ho mapupunta yung 9 million na yun? Paano? Ang balak po ng MWSSRO ay determine natin sino ba ang naapektuhan talaga ng water service interruption na yun at i-rebate po natin ang buong amount na ito sa mga customers na affected. Itong mga customers na to ay yung mga more than 15 days po na nagkaroon ng water service interruption sa area ng Putatan Treatment Plant. Ito po ay sa mga parts of Las Piñas City, Muntinlupa City, Paranaque City at Cavite. Opo. Meron nung kasi Attorney Patrick na wala nang ang tubig, may dumarating pa rin sa kanilang bill mula sa Maynilad. Paano yung ganun? Pag wala pong tubig yan ay dapat po hindi wala po dapat na bill o dapat minimum bill lang po dapat at hindi po sa investigation namin wala pong areas na walang tubig talaga. So water service interruption yan po. Okay. Okay. So ang mangyayari i-rebate na lang ho sa mga kliyente ng MWSS na naapektuhan. Tama po yan. Rebate po yan. Expect nila po ay sa kanilang November bill, November or December na water bill ay magkakaroon po ng effect na po dito. Doon po nila makukuha yun. Oo. At tamang-tama naman, parang binawi ka agad dahil ang sinasabi po ay maaring tumaas ang singil sa tubig dahilan sa patuloy na bumababa ang palitan ng piso laban sa dolyar. Tama din po na may effect itong pagtaas ng dollar against the pesos, but it will not be significant. Hindi po masyado significant yung movement kasi maliit lang po ang parte ng foreign currency sa ating pag-cost of provide ng service. Dadagdagan ko po, unlike before na may FCDA, ito po ay tinanggal na po at nilagay po until effective date ng revised concession agreement, nilagay po natin to sa rate rebasing. Meaning po nito, instead of re-recover nila within the year, ay pwede na pong i-recover ng Manila Water at Maynilad yung forex losses nila in a span of several years. Kaya po, very minimal po to at hindi po to significant. Oo. Minimal lamang, kaunti lamang minimal ang maaaring itaas kung sakasakali tumaas ang singil sa tubig. If dahil sa forex loss. Okay. Maraming salamat po Attorney Patrick at good morning po sa pagkakataon. Magandang umaga at maraming salamat din po, kabayan.
Si Attorney Patrick T, ang Chief Regulator ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, MWSS.